Bonjour mga kaorada, at tapos na nga ang duty ko ng tanghali at papauwi na ako. Ang layo ng bahay ko, mga 10 hakbang, o diba? At tignan nyo naman mga kaorada, ayan nga ang aking mga halaman. Nagtatanim ako ng mga gulay-gulay pampahaba ng buhay. At iyan, nangangalakal nga ako ng mga plastic-plastic at bote. I-recycle ko yan para makatulong naman tayo sa inang kalikasan. Pero ang totoo, ayoko lang bumili ng paso, magastos kasi. Kaya ayan, sa plastic-plastic na lang muna tayo. Sinusubukan ko magtanim ng mga gulay na nanggagaling sa atin dyan sa Pilipinas. Pero ito, mint leaves dito na yan sa France. Ayan, may mga tanim akong kalabasa, talong, bawang, sibuyas, kamatis, sili. At iyan, namatay na nga ang aking mga bulaklak dahil seasonal lang ang tulip. Tapos yung mga nabubulok naming gulay, kagaya ng kamatis na yan, inahagis ko na lang yan dyan. Pero, syempre, tumutubo naman sila. Akala ko nga, hindi ako makakapagpatubo ng halaman dahil sa Pilipinas, wala namang nabuhay na halaman sa akin. Pero dito dahil malamig ang klima at may araw-araw na, at yan, nakapagpalaki ako ng kamatis. Sabi nga nila, pag may itinanim, may aanihin. Iyan, mga kaorada. Iyan ang mga kamatis ko. Palaki na naman sila. Sinasabog ko lang yung mga buto niyan. Tapos, kung sana silang tumutubo, dinidiligan ko araw-araw. Ayan nga pala, regalo sa akin ng kapitbahay namin, bulaklak. O, iyan ang tinapon kong mga buto ng sili. Ang dami na nila ngayon, di ba? So, ihiwalay ko yan. Hindi ko lang alam kung itong buto ng ampalaya na to, kung tutubo to. Kaya abangan natin, mga kaorada, kung tutubo nga yan. Dito sa France, kasi napakadalang makakita ng ampalaya dito. Binigay nga pala sa akin yan ni Ate Miles. Tignan ko kung tutubo dito sa France. Kasi napakadalang kung makakita ng ampalaya dito. Paborito ko pa naman ng ampalaya. Siyempre, bitter. And that's all for today's video, mga kaorada. Thank you for watching.